pangnegosyo, pwede sa anumang handaan, at pwede ring pangregalo ang kakanin na ito. Ngayon naman ay isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng biko. Gagamit tayo dito ng 3 cups ng malagkit na bigas or glutinous rice. Hinagasan ko ito ng 2 beses. At isasain ko ito or lulutuin ko ito sa 2 cups ng tubig. Isasain natin ito sa mahinang apoy lang. So habang nakasaing ang ating malagkit na bigas, ay gagawa na tayo ng latik. Gagamit ako dito ng 1 1/2 cup ng coconut cream. Ito po yung unang piga na gata. Pakuluin lang natin ito hanggang sa ma-achieve natin ang ganitong consistency. Huwag namang masyadong maitim ang ating latik. So dapat ganitong kulay lang. So ngayon naman, dahil luto na ang ating sinaing na malagkit, ay lulutuin uli natin siya. Maglalagay lang ako ng 1 cup ng coconut cream, unang piga pa rin. So medyo pakuluin natin ito ng bahagya. Yung parang ganito na siya na medyo parang bumubula-bula siya. Pag ganito na po ay ilalagay na natin ang 1 1/2 cup ng brown or dark sugar. Lutuin natin ito at haluin natin. Lalagay rin tayo ng 1/2 teaspoon ng asin or salt. Naglalagay tayo ng asin para hindi nakakaumay ang ating biko. At the same time, para po dumikit ang tamis sa ating biko. So pag ganito na po ang consistency, ay pwede na po nating ilagay ang sinaing natin na malagkit. So dapat po medyo parang sticky na po ang ating malagkit at asukal mixture. So haluin po natin ito hanggang sa maabsorb ng kanin ang tamis. Tulutuin pa natin ito hanggang sa talagang malagkit na po siya. Pantay na yung kanyang kulay. At intact na po yung kanin, yung parang hindi na sila naghihiwa-hiwalay. So dapat po ganito. And then, hiwain na natin ito kung gaano nyo po gusto kalaki ang inyong biko. At ilalagay na po natin ang latik sa ibabaw. Sa ganitong timpla po ay tamang-tama lang po ang tamis ng ating biko. Hindi po siya matamis na sobra at hindi rin po siya matabang. Tamang-tama lang at hindi po siya nakakaumay. So ayan, so try nyo na rin pong gumawa ng recipe na ito. Alam ko pong magugustuhan nyo po ito. Swak na swak po itong pangnegosyo, syempre pangregalo, at pwedeng-pwede po ito kahit sa anumang handaan. So sana po nagustuhan yung aking recipe. Thank you for watching. Bye!